Hello, hello po. Magandang gabi sa inyo lahat. Nandito na naman ang inyong kakonstruct na si Benny, nagbabalik, at syempre ang BS Hernandez 19 TV po. Kamusta, kamusta kayong lahat? Sana nasa maayos tayong kalagayan sa mga oras na ito. Maganda ang pakiramdam. Syempre, okay palagi ang kalusugan. Kung may problema tayo, laban lang, kayang-kaya natin yan mga kakonstruct. Mag-iingat na rin lang po tayo kung ano man ang gagawin natin sa mga oras na ito. Ingat-ingat na lang po tayo. Ang content po pala natin ngayon ay natutungkol sa 5 piso na BSP commemorative coin na bagong bayani. Bago natin pag-usapan itong coins natin na 5 piso commemorative coin na bagong bayani, daan muna tayo sa Endat Numista para makita nga natin kung anong record itong coins na commemorative na 5 peso bagong bayani BSP. Endat Numista 5 peso bagong bayani commemorative coins. Maraming maraming salamat pala uli sa Endat Numista sa pagbibigay nyo palagi sa amin ng impormasyon tungkol sa mga coins na kinokolekta nga po namin dito sa Pilipinas. Search nyo lang po sa Google itong Endat Numista para makita nyo rin po ang mga coins na inyong iyahan. Ito nga po ang features ng ating 5 peso bagong bayani na commemorative coins. Issuer Philippines, period Republic, type nga po circulating commemorative coin. Ang year nga 2014, value 5 peso, currency piso, composition nickel brass. Ang weight 7.75 grams, diameter 26.9 mm, thickness 1.9 mm. Ang shape nga po round, ang technique, orientation, number, references. Commemorative issue nga po, bagong bayani. Sa obverse, may kita nga ang 8 faces ng mga workers, ang aircraft, at na background nga po. Sa lettering, may kita ang Republika ng Pilipinas at ang mga bansang pinagtatrabahuan po ng ating mga OFW. Sa reverse naman, may kita ang isang pamilya kasama ang dalawang anak nila. At syempre, ang selyong bangko ng Sentral ng Pilipinas, at ang eroplano nga po sa gawing kaliwa. Plain po ang age ng ating commemorative coin na bagong bayani. Meron din po sa comments sa honoring the Bagong Bayani Foundation, a non-stop, non-profit organization conceived to uphold the overseas Filipino workers. It works hand-in-hand with the POEA and OWA in paying tribute to the OFWs through the Bagong Bayani Awards. At ang price appraisal naman po sa year 2014 nga na 5 piso bagong bayani, merong itong price sa very fine na 25 pesos, sa extremely fine 50 pesos, sa almost uncirculated 110 pesos, at sa uncirculated 110 pesos. Medyo maganda po ang price appraisal dito sa Endat Numista. Guide lang naman po natin itong price record nga ni Endat Numista para kahit papano meron tayong ideya sa mga coins na commemorative nga natin na bagong bayani. Balik na po tayo sa coins na tatalakayin nga natin. Ito nga po ang ating coins na 5 piso BSP na commemorative coin na bagong bayani. Ang coins na ito pa pala ay ginawa para bigyan pagpapahalaga ang ating mga bagong bayani sa ngayon na mga OFW na sa kabila ng maraming panganib, iniiwan nila ang kanilang mga mahal sa buhay at nagtatrabaho sa ibang bansa para mabigyan lamang ng magandang buhay ang kanilang mga anak at ang kanilang pamilya. Saludo kami sa inyo mga bagong bayani natin sa panahon ngayon, ng mga OFW. Mabuhay kayong lahat. At alam din naman po natin na dahil sa inyong mga OFW, tumataas ang revenue ng ating bansang Pilipinas dahil sa mga ipinapadala nyong mga foreign currency dito sa ating bansa. Muli, maraming maraming salamat sa inyo, ang mga bagong bayani natin ng ating bansa, ang mga OFW. Pag-usapan pala natin ang features nitong ating coins na commemorative na bagong bayani. Sa obverse nga po, makikita ang
Board na Republika ng Pilipinas sa gawing itaas. Ang portrait nga ng mga OFW nga natin na nagtatrabaho sa ibang bansa sa gawing itaas mula sa kaliwa, ang pagkakalam ko ang caregiver, sumunod naman ang factory worker, sumunod po ay chef, at sumunod naman ay seaman. Sa gawing ibaba naman, mula sa kaliwa pa rin, makikita natin ang nurse, ang doktor na babae, ang welder, at ang engineer. Sa gawing ibaba naman ng coins, makikita ang word na bagong bayani. Itong maliliit na letter na nandito po sa gawing ibaba rin naman, ito po ang mga bansang pinatatrabahuan ng ating mga OFW. Kabilang po dito ay ang United States, Saudi Arabia, Malaysia, UAE, Canada, Japan, Australia, Qatar, United Kingdom, Mexico, South Korea, Germany, Poland, Bahrain, Hong Kong, Singapore, Kuwait, Jordan, Taiwan, France, Oman, Israel, Lebanon, Libya, Guam, Switzerland, Norway, at marami pang ibang bansa na pinupuntahan ng ating mga OFW kung saan po sila nagtatrabaho. Sa reverse naman ng coins, itong ating commemorative na 5 piso na bagong bayani, makikita naman ang isang pamilya kasama ang dalawa nilang anak, ang tatay nga po at ang nanay at ang dalawang anak. Sa bandang ilalim naman, makikita ang worth na 5 piso. Sa gawing kaliwa, ang selyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa gawing itaas naman ay ang eroplano. At year 2014, sa bandang itaas rin po. Ang type po pala nitong ating commemorative coins na 5 piso ay for circulating commemorative coins. Ginawa po ito para umikot sa sirkulasyon sa ng mga barya dito sa Pilipinas nga po. Ang year nga ay 2014. Composition po ay nickel brass. May weight na 7.75 grams. May diameter din na 26.9 millimeter. May exact minted rin po na ginawa itong ating 5 peso commemorative coin na bagong bayani na 10 million copies. Medyo marami-rami siya. Pero bibira na rin makita itong ating 5 peso na commemorative coin na bagong bayani. Kasi naman kinokolekta na rin ng ating mga kolektor. Sa Endonomista, may record rin naman po itong bagong bayani natin na commemorative coin na price appraisal sa very fine. Meron pong price na 25 pesos, sa extremely fine 50 pesos, sa almost uncirculated 110 pesos at sa uncirculated 110 pesos. Medyo maganda-ganda po ang price sa na record ng Endatomista dito sa ating bagong bayani na 5 piso nga. Meron rin naman po itong naka-blister pack. Mabibili rin po iyon sa BSP nga, yung naka-blister pack. Ang price na pagkakaalam ko po doon, from 200 pesos and up, yun po ang pagkakaalam ko sa price na naka-blister pack nga na bagong bayani commemorative coin. Yung price record nga po sa Endonomista, guide lang po natin yun para kahit papano may idea tayo sa price nitong ating commemorative coin na 5 piso na bagong bayani. Siyempre, tayo pa rin ang mag-dedesisyon kung magkanong price ang ibibigay mo nga po natin dito sa ating 5 peso na commemorative coin. Siyempre, kung mas maganda rin po kung magbebenta tayo ng ganitong coins, yung pair of set na po, yung dalawang commemorative natin sa 5 peso na commemorative nga. At mas maganda rin kung maramihan kung ibenta natin para hindi rin naman sayang sa magiging shipping fee. Yan, kung sakali magbebenta po tayo.
At syempre, kilatisin na rin natin na yung magandang coins ang ibebenta nga po natin para naman mapansin ng mga collector yung ipagbibili po natin na coins. Yan. Muli po, maraming maraming salamat sa mga bagong bayani natin sa panahon ngayon, ng mga OFW. Saludo po kami sa inyong lahat. Mabuhay po kayo, mga bagong bayani natin ng panahon ngayon, ng mga OFW. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. May kapatid rin pala ako na OFW. Ang pangalan niya po ay si Joey Hernandez. Tol, maraming maraming salamat sa iyo sa pagtulong mo palagi sa pamilya natin at syempre lalo-lalo na kay nanay. Ingat-ingat ka na lang palagi, tol. Maraming maraming salamat ulit sa iyo. So, paano ma-construct hanggang sa muling pagkikita natin? Maraming maraming salamat sa mga nanonood palagi ng video ko. Maraming maraming salamat sa mga sumusuporta. Maraming maraming salamat sa mga subscriber natin, sa mga bagong subscriber din. At syempre, sa mga bagong nanood. Huwag nyo pa kalimutang mag-like, share, subscribe ha. At kung bago rin lang kayo dito sa channel ko at hilig nyo na rin ang pangongolekta ng coins, huwag nyo pong kalimutan i-click ang notification bell para update kayo sa mga susunod ko pang mga video. So, paano makakonstra ka? Hanggang sa muli. Bye-bye! Ingat-ingat na lang tayo. God bless po. Maraming maraming salamat.